Nang dahil sa tagtuyot gawa ng pagsabotahe ni Crocodile sa Alabasta Kingdom ay lumaganap ang krimen sa buong kaharian. Subalit nagpapanggap din si Crocodile na tagapagligtas ng mga tao mula sa mga bandido. Hinamon ng pinuno ng mga bandido ang warlord at nang bumaba si Crocodile ay tinusok nila pero tila hindi nasasaktan. Tapos itinaas nito ang isang kamay at lumikha ng malaking sandstorm kung saan pagkatapos nito ay nakitang natuyot ang mga katawan ng mga bandido. At akala ng mga tao ay tagapagligtas nila si Crocodile. Pagdating ng mga tauhan ng hari ay napaslang na ang mga bandido. Kaya pag-uwi ay nireport nila ito kay King Cobra. Samantala nasa sabik na si Vivi na makita ang kanyang ama. At si Luffy naman ay pinapaamin ni Sanji dahil may nag-ubos daw ng mga pagkain nila. Kaya sinipan ng Cook ang kanilang captain. Saka nakiusap si Sanji kay Nami na bumili sila ng may padlock na ref. Tapos pinaguntog pa ng Cook ang tatlo dahil hindi nila siniseryoso ang panghuhuli ng isda. At dahil wala pa rin silang mahuli ay ginawa nilang paain si Karo kaya pinaguntog sila ng amo nito. Nakita nila ang makapal na usok kaya nagtanong si Vivi kay Nami kung ano ito. Kaya sinabi ng navigator na isa itong bulkan sa ilalim ng dagat. At pagpasok ng barko sa usok ay amoy sulfur daw dahil sa bulkan. Samantala pumasok din sa usok ang barko ni Bon Clay na may codename na Mr. 2. Ngunit paglabas nila ay wala na ang kanilang captain sa upuan nito. Dahil sumabit pala si Bon Clay kay Karo. Subalit nahulog siya sa dagat kaya humingi ng tulong dahil hindi daw siya marunong lumangoy. Nang mailigtas ay nagpasalamat siya sa mga bida pero nang manghingi siya ng mainit na sabaw ay nagalit ang grupo dahil wala ng pagkain. Napansin nito si Vivi pero mabuti ay hindi niya kilala ang prinsesa ng Alabasta. At bilang pasasalamat ay ipapakita daw ni Bon Clay ang powers niya. Nang biglang sipukin si Luffy kaya nilabas ni Zoro ang espada, ngunit nakita niyang nakupya ni Bon Clay si Luffy. Tapos isa-isa silang hinawakan ni Bon Clay at isa-isa ring kinopya ang mga mukha nila mula kay Usopp hanggang kay Nami, ngunit pinakita din ito ang mga siopaw ni Nami kaya nakatikim ng sapok. Pero dahil gusto pang makakita nila Luffy ay pinakita ni Bon Clay ang iba pang mga mukha ngunit napakita din ito ang mukha ng tatay ni Vivi. Pagkatapos ay naging magkaibigan na ang apat. Kaya nang palis na si Bon Clay ay nalungkot sila Luffy. At pagtalo nito ay narinig ng mga bida na tinawag itong Mr. 2 ng mga tauhan kaya nalaman nilang kalaban pala ang nakilala. Saka sinabi ni Vivi na pinakita din ito ang mukha ng kanyang ama. Kaya nabahala sila sa maaaring gawin ni Mr. 2 sa kanyang kakayahan. Kalaunan sa paglalakbay ay may lumabas na malaking pusikat sa karagatan. Ngunit ang tingin dito nila Zoro at Luffy ay pagkain kaya natakot ang malaking pusikat. Gustong gusto na rin itong mahuli ni Sanji para iluto. Kaya pinalo silang lahat ni Vivi dahil ang sikats ay sagradong hayop daw para sa Alabasta. At di nagtagal ay nakita nila sa malayo ang mga barko ng Baroque Works. Saka nagtali sila ng mga tela sa mga kamay upang maiwasang mapasok ni Mr. 2 ang grupo nila. Pagdating sa Alabasta ay kagad na umalis si Luffy para maghanap ng pagkain. At nakita ni Karo na nandoon ang barko ni Mr. 3. Kaya hindi sila pwedeng lumabas dahil kilala sila nito. Kaya nagtalukbong sila habang nakalabas sila Chopper at Sanji. At nagtungo sa isang lugar para magtago. Tapos sila Sanji at Chopper ang mamamalengke dahil hindi pa sila nakikita ni Mr. 3. Samantala si Luffy ay napunta sa disyerto. Nang makita ang nag-iisang bahay doon kaya agad niyang pinuntahan. May naamoy daw si Chopper na masakit para sa kanyang ilong. Nang makita nila ang tindahan ng pabango. Kaya nambabae muna si Sanji ng mga customer doon. Pero pinakita ni Chopper ang boxer niyang may heart kaya tumakbo ang mga dalaga. Saka sinabi ni Sanji na siya na daw ang baalang mamili ng mga pagkain pero hinabol ang mga babae. Dahil naiinitan ng reindeer ay naghanap siya ng lilim kaya pumasok sa isang cargo at nagpahinga pero nasarhan siya ng pinto at naisama. Naghahanap si Luffy ng tubig nang makita ang mga sako na may laman na berdeng pulbos. Tinikman niya ito pero pangit ang lasa kaya sinunog ang mga ito at nagkaroon ng green na usok. Kalaunan ay nagkaroon ng ulan dahil sa ginawa ni Luffy. Kaya lumabas ang may-ari nito na nagagalit sa bida. Nagising si Chopper at nalaman na gumagalaw ang karwahe, saka may nakita siyang mga baril dahil pagmamayari pala ito ng mga rebelde. At nang buksan ay nagpanggap siyang patay. Saka sila nakipag-usap sa pinuno ng mga rebelde. At pagbalik ay wala na doon si Chopper. Dahil nagtago pala ito sa likod ng kama at tinulungan siya nito kaya ligtas na nakatakas ang reindeer. Binanata ni Luffy ang matanda kaya bumait ito sa kanya. Pinaliwanag din ng matanda na ang tawag dito ay dance powder at nakakagawa ito ng ulan pero illegal daw ito sa bansa dahil sa inaagaw nito ang ulan sa mga karatig bayan. Ngunit balak pa rin daw niyang magtinda nito para yumaman. Saka nakiusap na huwag siyang isusumbong ni Luffy. Kaya sinuhulan niya ng pagkain ng ating bida. Napakaganda ng mga outfit na binili ni Sanji para sa mga babae. Pero giit ni Vivi na pang dancer daw ito. Saka tinukso ni Sanji ang mga suot ng mga lalaki na para daw mga bandido.
Samantala si Chopper ay nahihilo pa rin sa pabango. Ngunit nagspray pa si Nami. Sinabi ni Vivi na kailangan nilang tumawid ng disyerto pero magiging mapanganib ang paglalakbay. Pero sa kabila ng babala ay handa pa rin ng Straw Hat Pirates na tulungan siya. Nagtungo si Ace sa bayan ng Alabasta upang hanapin si Blackbeard. Sinubukan siyang lokohin ng isang negosyante na magagawa niyang mabuhay ng 1,000 taon pag kumain ng gintong mansanas. Pero hindi ito umubra sa binata. Ngunit sila Chopper at Usopp ay paniwalang paniwala dito kaya bago pa sila mabudol ay pinigilan na sila ni Nami. Saka nakitang pinipinturahan lang pala ito. Kalaunan ay napansin nila ang lalaking naghahanap kay Luffy. At dahil dating bounty hunter si Zoro ay nakilala niya ang tato nito sa likod. Pero nang makita na nandoon din si Tashigi ay nagtago ang swordsman. Saka dumating si Smoker na may dalang mga kriminal kaya nagtago ang tatlo. At naisip na sinundan talaga sila nito hanggang sa Grand Line. Samantala si Luffy ay nawawala sa disyerto at hindi din naging sapat ang pagkain na binigay ng matanda kaya nag-hallucinate siya ng pagkain at tumakbo ng mabilis. Nagkakagulo ang mga tao dahil akala nila ay namatay si Ace habang kumakain. Na pinaghinalaan nilang nakakain ng nakakalaso na mushroom sa disyerto. Ngunit nagulat sila nang magising ito, saka ginawa pang pamunas ang palda ng babae. Saka sinabing nakatulog lang daw siya kaya hindi makapaniwala ang mga tao. Ngunit nakatulog ulit si Ace at dahil sa kaguluhan ay napansin siya ni Smoker na kaagad na pumasok sa resto at inaresto ang pirata, kaya nagulat ang mga tao na miyembro ng Whitebeard Pirates ang binata. Sagot naman ni Ace na hinahanap niya ang kapatid. Nakarating si Luffy sa bayan dahil sa amoy ng mga pagkain. Samantala nagkakainitan na sila Ace at Smoker. Kaya pinalabas ng marin ang usok sa kamay pero niyaya pa siya ni Ace na magsaya. Ngunit dumating si Luffy at aksidenteng nataman sa likod si Smoker at papunta kay Ace kaya plakda ang tatlo. Saka natuwa ang bida at agad na umorder ng pagkain. Kaya kumain ng kumain si Luffy, ngunit pinapatakbo na siya ng cook dahil tinamaan niya din si Smoker, saka hindi din niya alam na siya ang may kagagawa ng mga butas. Naiinis si Ace at maging si Smoker sa may kagagawa nito, nang makita nila na si Luffy pala ang may kasalanan, ngunit sinubsob siya ni Smoker. At kahit kaharap na ng bida ang Marine Captain ay kain pa rin siya ng kain. Ngunit naalala na rin ni Luffy na ito ang Marine Captain na nasa Logtown na muntik nang makahuli sa kanya kaya dinuraan ito ng pagkain sa mukha. Nag-time freeze muna siya sa kanilamon ng lahat ng pagkain bago siya mag 1-2-3 sa resto ngunit hinabol ni Smoker at pati na rin ni Ace. At natulala ang cook dahil hindi sila nagbayad. Sumalubong si Tashigi sa bida ngunit nakailag ito at nagpunta sa bubong. Ginamit na ni Smoker ang Devil Fruit niya at nagpatuloy sa paghabol sa itaas. At habang hinahabol niya si Luffy ay sinabi ng bida na kailangan niya daw talunin si Crocodile hanggang sa mawala ito pero nahulog lang pala sa ilalim. Ngunit nang tumakbo ay nakita ulit ni Smoker. Nagtatago sila Sanji at Vivi nang dumating ang mga kasama para ibalita na sinundan sila ni Smoker. Nang marinig nilang may hinahabol ang mga Marine. Naisip ni Sanji na isang engot na pirata lang ito. Pero nakitang ito pala ay ang captain nila. Kaya pinansin sila ni Luffy, ngunit dahil dito ay nalaman ng mga Marine kung saan sila nagtatago. Kaya nagmamadali silang tumakas pero nandoon na si Smoker na gumamit ng kapangyarihan, subalit may dumating na apoy na pumihil sa usok ni Smoker kaya nagkaroon ng pagsabog. Natigilan ang Straw Hat Crew nang makita nila na nagmumula ang apoy sa isang lalaki. Sinabi ni Ace na kung maglalaban sila ay hindi ito matatapos dahil pareho silang Logia type. Nang makilala na ni Luffy ang kuya niya. Saka pinatakbo nito sila Luffy dahil siya na daw ang bahala. At habang tumatakbo sila Luffy ay sinabi niyang nakatatanda niyang kapatid si Ace. Pinasiklab ni Ace ang kanyang apoy kaya naghanda na rin si Smoker sa laban nila sa kakagad siyang sumugod na nagdulot ng napakalaking apoy at usok sa itaas na nakikita ng mga tao dahil sa laban ng mga halimaw. Tinanong ni Zoro kung bakit nandito din si Ace, sagot ng bida na isa rin itong pirata na naghahanap sa One Piece. Nagpatuloy sila sa pagtakas ngunit habang tumatakbo ay pinapanood ni Luffy ang kapangyarihan ng kuya niya laban kay Smoker kaya nahiwalay siya sa mga kasama. Napatunayan ng dalawa na wala ngang katapusan ang laban ng apoy sa usok. Ngunit pagkawala ng apoy ay nakatakas na rin pala si Ace. Pagdating nila sa barko ay nagmamadali silang umalis. At naghanda sa pagpunta sa susunod na bayan ng Alabasta Kingdom. Ngunit napansin nila na nawawala si Luffy. Nagtataka din ang bida kung bakit wala na siyang kasama. Pero nakita na pala siya ni Ace at nagbunong braso hanggang sa masira nila ang drum ng tubig. Sinubok ang yayain ni Ace ang kapatid sa Whitebeard Pirates pero nang tumanggi ay natawa na lang siya. Saka sinabing tutulungan niya daw na maging Pirate King si Whitebeard. Pero giit ni Luffy na siya ang magiging hari ng mga pirata. Nagtataka si Mr. Eleven kung bakit siya iniwan ng mga Marine nang dumating ang iba pang agent ng Baroque Works. Pero balak pala siyang patayin ng mga ito para daw maging bakante ang pwesto niya sabi ni Machete. Pagkababa sa barko ay dumating ang isa pa nilang kasama na ibinalitang nandoon si Firefist Ace.
At diit ni Machete na kapag nahuli nila ito ay mapopromote sila. Habang naglalakad ang magkapatid ay pinaligiran sila ng Baroque Works at pinagbantaan sila ni Machete. Samantala umalis muna ang Straw Hat Crew para itago ang barko sa mga marine. Habang ang captain nila ay nakilala na rin ng mga agent kaya inisip ni Machete na siniswerte sila ngayong araw, pero nilagpasan lang sila ng dalawa kaya umatake na ang mga ito. Kinuyog si Luffy ng napakaraming agent kaya sumabit siya sa sampayan at tumalsik ang mga ito. Tapos binaril pa siya ngunit bumanda lang sa kanila ang mga bala at nasugatan din si Machete, kaya inatake nito ang bida ng espada pero napigilan siya ni Ace gamit lang ang daliri. Saka gumamit ng Gomu Gomu no Buzuka ang bida na nagpatalsik kay Machete. At umalis ang dalawa nang parang walang nangyari. Sa kabila ng ginawa nila ay sumunod pa rin ang mga agent pero nang makita ni Luffy ang Going Merry ay pinahaba niya ang kamay para makapunta sa barko ngunit tumama kina Sanji at Chopper. Pagkatapos ay nag-alala ang mga kaibigan kay Ace, pero sinabi ng bida na ilang ulit na mas malakas daw ito sa kanya. Kalaunan ay nakarating sa barko si Ace kaya nakipagkilala sa mga crew ng kapatid. Kaya nagtaka sila dahil may magandang asal si Ace, di tulad ni Luffy na balahura. Dumating ang mga barko ng Baroque Works. Giit ni Ace na siya na daw ang bahala saka tumalon sa espesyal niyang bangka na pinapatakbo ng apoy at nag-vertical sa ere para tignan ang kalaban at pag-landing sa bangka ay pinuntirya ng malakas na kapangyarihang apoy ang mga malalaking barko kaya naubos ang mga ito sa isang iglap lang na siyang hinangaan ng Straw Hat. Nakita daw ni Smoker si Princess Vivi na tila kaibigan ng Straw Hat. Saka sinabi niya pa kay Tashigi ang nalaman na gustong kalabanin ni Luffy si Crocodile kaya naisip nilang may kakaibang nangyayari. Kaya naman alam na nila kung saan hahanapin ng Straw Hat. Giit ni Ace na hinahunting niya si Blackbeard na dating tauhan niya dahil pinatay pala nito ang isa nilang kasamahan. At dahil pareho sila ng pupuntahan ay isasabay na lang din nila si Ace. Saka nagkaroon sila ng kasiyahan sa barko ng Straw Hat. Nagpunta ang mga tao sa hari upang humingi ng tulong dahil sa civil war. Ngunit pinipigilan sila ng mga bantay na pumasok sa palasyo. Pero dahil hindi na sila matiis ng hari ay humingi ito ng paumanhin sa nasasakupan dahil sa mga hindi magagandang nangyayari sa kaharian. Pinaglaruan nila Usopp at Luffy ang pagkain kaya napalo sila ng kanilang cook. Samantala si Chopper ay nagpapahangin sa binubuhat ni Zoro. Tumigil muna sila ng sandali para ipadala ni Vivi kay Karo ang sulat para sa tatay niya upang malaman nito ang natuklasan nila na si Crocodile ang mastermind. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakbay. Binalita ni Robin kay Crocodile ang mga pinasabog ni Ace na barko nila. Kaya ipinag-utos na tapusin ang sino mang humadlang sa plano. Kaya nagpadala sila ng mga Lizard Runner upang ibalita sa mga miyembro ang utos. Nang makarating sila ay nagtampo si Sanji dahil nagsuot ng mahaba ang dalawang dalaga kaya natakpan ng mga sexy outfit na binili niya. Giit ni Vivi na masusunog daw kasi ang balat nila sa disyerto. Bago sila bumaba ay nakita ang mga kung fu dugong na naghahamon ng away. Kaya pinatulan ito ni Usopp pero nabugbog siya. Ngunit nabugbog ni Luffy ang isa. Kaya naman ginawa na siyang master ng mga ito at sabay-sabay na sinundan ang mga kilos ng bida. Gustong sumama ng mga ito pero dahil hindi nila kayang mabuhay sa disyerto ay nag-isip sila Vivi at Nami ng paraan. Naisip ni Chopper na bigyan sila ng pagkain, kaya pumayag na silang hindi sumama sa master nilang si Luffy. Nakarating sila sa unang bayan at nakitang ghost town na ang dating maunlad na lugar dahil hindi daw umulan dito sa loob ng 3 taon dahil sa kagagawa ng Baroque Works. Dagdag pa ni Vivi na sa lugar kung nasaan ang palasyo ay umulan naman ng umulan. At isang araw ay sinadya ng Baroque Works na matapan ang napakaraming dance powder. Saka sinabing pagmamayari daw ito ng hari para ma-frame up nila si King Cobra. Dahil sa nag-aagawan sa ulan ng mga magkakalapit na bayan ay nagkaroon ng digmaan dahil sa dance powder kaya naman illegal na ang paggamit nito. At dahil din sa ginawa ng Baroque Works ay napagbintangan ng mga tao si King Cobra kaya dumami ang mga rebelde at nagkaroon ng civil war. Kalaunan ay nakaranas sila ng napakatinding hangin at nakarinig ng iyak na tila ba umiiyak ang bayan na ito dahil sa nangyari. At akala pa ng mga tao ay ang bayani nila ay si Crocodile, kaya nagalit si Luffy at sinira ang isang gusali. At sinabing handa na siyang kalabanin ng Warlord. Kaya naisip ng mga bida na sabihin sa mga rebelde na si Crocodile ang kalaban. Hindi na kinaya ni Chopper ang init ng disyerto. Pero walang problema kay Vivi dahil sanay siya sa lugar. Tapos inawi nila si Luffy dahil nagsasayang ng tubig. Pagsapit ng gabi ay sobra naman ang lamig kaya nag-camp muna sila at niyakap nila Usopp at Luffy si Chopper dahil mainit ito. Nakahanap daw ng hipon si Luffy, pero nang makita ni Vivi ay isa pa lang itong makamandag na alakdan kaya ipinatapon niya. Tapos naramdaman ni Chopper na may paparating. Na nakita nilang 4 na malalakas na tornado. Na siyang nagsanhi ng napakalakas na sandstorm. Pero kinabukasan ay ligtas naman ang buong grupo. Nagugutom na si Luffy pero giit ni Vivi na kakain lang sila pag may nakitang mga bato.
Kaya naging excited si Luffy at nakipaglaro ng bato-bato pick at kung sino ang mananalo ay magbubuhat ng mga gamit. At dahil siya ang nanalo ay siya ang nagbuhat ng mga ito. Ngunit kalaunan ay nakakita na sila ng mga bato kaya napatakbo si Luffy dahil excited ng kumain. Nang makakita siya ng mga ibon na nangangailangan ng tulong. Kaya nagmadali siyang nagpunta kay Chopper. Pero naisip ni Vivi na ito ang mga Boodle Birds. At tama nga ang hinala dahil nawala na ang mga gamit at pagkain nila kaya nag-away sila ni Sanji. Pipigilan sana sila ni Zoro pero sinabi ni Ace na pabayaan niya muna. Saka nagpakita pa sa kanila ang mga ibon na nang-iinis pa kaya hinabol sila ni Luffy ngunit dinala siya sa patibong kaya nakain ng malaking carnivore plant. Pero nagawa niya pa rin na makawala dito. Tapos nakita niyang nasa panganib ang isang camel pero pinagtawanan niya muna bago ito tulungan. Pagkatapos ay may lumabas na napakalaki mula sa buhangin. Naghihintay ang mga kasama sa kanya sa batuhan. Humingi naman ng tawad si Ace para kay Luffy. Nang maramdaman nila ang pagyanig nang makita ni Usopp na tumatakbo si Luffy sakay ng isang camel mula sa napakalaking butiki sa disyerto. Ngunit inatake ng Monster Trio ang malaking butiki kaya agad nila itong natalo at nakaramdam ng pagkaawa sila Usopp sa halimaw. Subalit sa likod ay may lumabas na mas malaki pa sa tinalo nila. Kinain ito si Ace ngunit dahil sa lakas ng Devil Fruit niya ay naging tustadong halimaw ito. Dahil dito ay nakakain ng grupo. Saka nakilala ni Chopper na ito ang camel na nagligtas sa kanya. Sasakay sana si Luffy pero gusto pala ng camel ay chicks lang ang sasakay sa kanya kaya nakaranas muna ng bugbog bago makasakay ang mga dalaga. Naiwan ang mga kalalakihan dahil nakasakay sa camel ang dalawang dalaga. Ngunit nagsimulang mag-hallucinate si Luffy na nakakakita daw ng tsunami. Pero dahil pala ito sa kinain niyang cactus. Nagpatuloy ito sa pagwawala mabuti ay napakalma ni Chopper. Samantala na hiwalay pala si Ace sa grupo. Sinabi ni Luffy na pasaway daw talaga si Ace kaya binanatan siya ng mga crew dahil siya ang may kasalanan. Nang makarinig sila ng kakaibang tunog nang makita ang isang barko ng pirata sa disyerto at bihag din pala nito sila Nami kaya sumugod ang mga kasama. Kagad na sumugod ang bida at nagawang masira ang kanilang layag. Samantala si Ace naman ay nakakita ng isang napakalaking alakdan. Dahil nagugutom na si Luffy ay wala na siyang lakas. Kaya nang dumating ang kapitan ng Sand Pirates ay sinabi ni Luffy na kainin na nila ang camel. Nagpakilala ang kapitan na si Barbarossa. At mabait naman pala ito kaya pinakawalan sila. Pero dahil wala silang reserve ang kahoy ay hindi makakaalis ang Sand Pirates kaya nag-alala ang mga ito. Samantala iniwan ni Ace na tustado ang malaking alakdan. Saka may nakasalubong siyang isang butiki. Para maayos nila ang layag ay kailangan nilang kumuha ng mga kahoy. Saka may naghagis ng patalim kay Vivi na galing pala sa isang dalaga. At sinabing alam niyang marunong gumamit ng sled sa buhangin si Vivi. Kaya sumama sila Vivi at Luffy sa pagkuha ng kahoy. Pagangat ni Luffy ng layag ay napakabilis ng sled, ngunit kagad siyang bumalik kaya pagod na pagod. Saka si Vivi na ang nagkontrol nito at sumunod na rin si Rosa na sakay si Zaba. Giit ni Vivi na napakahirap magkontrol nito, nang banggain sila ni Rosa kaya nahulog ang sinasakyang sled sa pababang buhangin pero pinahaba ni Luffy ang kanyang kamay. Samantala may nagbabadyang panganib sa Sand Pirates dahil sa napakaraming desert bandits. At si Ace naman ay may nakitang malaking butiki na ayaw siyang padaanin. Ngunit nang makita sa likod ang ginawa ni Ace ay natakot ito sa binata. Sumugod ang napakaraming bandido sa barko ng Sand Pirates. Kaya inihanda nila Barbarossa ang mga baril at mga kanan. Ngunit may dumating na malaking dung beetle. Aksidente nitong nagulungan ng malaking bola ng dumi ang pinuno ng mga bandido at didiretso ito sa barko ng Sand Pirates. Pero hindi makapapayag si Barbarossa kaya ibinigay ang lahat para protektahan ng barko pero nagulungan lang siya. Kaya pinaghihiwa ito ni Zoro gamit ang espada ng Sand Pirates saka pinrotektahan sila ni Sanji. At dahil sa nangyari ay umatras ang mga bandido. Nag-aalala si Zaba sa dalawa pero kalaunan ay dumating ang kamay ni Luffy na kumapit sa sled nila kaya nakaligtas sila mula sa buhangin. Pagdating sa kalapit bayan ay ghost town na rin pala. Saka naalala ni Rosa na nangako pala sa kanya dati ang hari na hindi pababayaan ang bayan na ito. Pero iniwan daw sila ni Prinsesa Vivi at King Cobra kaya siya galit sa prinsesa. Humingi naman ng tawad si Vivi kahit na na-frame up lang ang mahal na hari. At bago lumubog ang araw ay nakabalik sila Luffy dala ang mga kahoy na pang-repair. Samantala si Ace ay ginawang sasakyan ng nakitang butiki. Naayos na nila ang layag ng barko. Kaya umalis na ang mga bida upang magpatuloy sa paglalakbay. Nakita ng isang rebelde ang flag ng Sand Pirates. Samantala nagyayabang si Kamo sa mayor dahil wala nang nanggugulo mula nang dumating sila sa lugar. Pero ang habol lang pala talaga nila ay libreng pagkain. At pag-alis ng mayor ay sinabi ni Kamo na tatakas na sila pag nagkaroon ng kaguluhan. Dumating ang kanilang watchman at sinabing paparating ang Sand Pirates. Kaya kagad na nag-alsabal utan si Kamo para tumakas. Ngunit nakita niya ang malaking butiki na pagmamayari ni Ace.
Pero niyabangan siya ng mga ito kaya pinagsasapok ang mga kasama ni Camo. Tapos inutusan si Camo na bigyan siya ng pagkain. Nang mapagtanto ng lalaki na malakas si Ace ay nagmakaawa itong tulungan sila sa Sand Pirates. Pumayag naman si Ace pero hiningi niya muna ang mga pagkain nila. Nakita naman niya na sila Luffy pa lang nang galing sa barko ng Sand Pirates. Nagtaka si Vivi kung saan kinuha ang pagkain. Sagot ni Ace na nanggaling ito sa mga nagpapanggap na rebelding army upang makakuha ng libreng pagkain sa mayor. Tinanong ng mga kasama si Vivi kung sasapukin na ba nila ang mga impostor. Pero naisip ni Vivi na subukan muna ang mga ito kung puprotektahan ba talaga nila ang village sa oras ng panganib. Naisip ni Camo na natalo na si Ace ng Sand Pirates kaya balak niya nang tumakas. Pero paglabas ay nag-aabang ang mga tao sa kanila upang panoorin daw silang kalabanin ng Sand Pirates. Ngunit nang ipakita ang bounty ni Luffy ay napanganga ang mga ito. Saka naging idolo na rin sila ng mga bata ngunit nais pa rin nilang tumakas pero sa labas ng gate ay nag-aabang na pala ang Straw Hat Pirates sa lahat ng direksyon kaya iyak ang mga ito. At naisip naman nila namin na mukha daw silang mga duwag. Pero nag-cheer pa rin sa kanila ang mga tao. Kaya nagsinungaling si Camo na meron siyang 100 milyon na kakampi na kahit na obvious na hindi totoo ay naniwala pa rin si Luffy at pati si Chopper. Nagalit si Luffy nang malaman na hindi totoo kaya sinuntok niya sa mukha ang lalaki na ikinagulat ng mga tao dahil sa Devil Fruit power nito. At habang lumalapit ang bida ay nakiusap ang mga bata kay Camo na iligtas ang village nila. Habang nakahiga ay naalala ni Camo na noong mga bata pa sila ay hinahangaan nila ang mga mandirigma ng Alabasta. Kaya bago mabanata ni Luffy ang mga kasama ay pinigilan siya ni Camo, saka umamin ito na hindi sila totoong mga rebelding army pero nais niya pa rin na protektahan ang village. Kaya naman naglakas loob siya na suntukin si Luffy at umakting ang mga crew na natakot sila. Umatake na rin ang isa sa kasama nang mapansin ni Sanji na umiiyak. At maging ang dalawa pa ay handa nang ipagtanggol ang village. Kaya naisip nila Nami at Vivi na maaaring ipaubaya muna nila sa grupo ni Camo ang pagprotekte sa bayan na ito. Pagkatapos ay tumakbo na ang Straw Hat Pirates na nagkunwaring natatakot. Kaya natuwa ang mamamayan ng village sa grupo nila Camo. Sa paglalakbay ng mga bida ay muli nilang naranasan ng napakatinding init. Kaya nag-aaway sa tubig sina Luffy at Usopp. Si Sanji naman ay nais lang painumin ang mga dalaga. Pero kinukuha din ito ni Luffy kaya nag-rumble silang tatlo. Samantala sila Zoro at Chopper naman ay magkasundo. Tinanong ni Nami ang tungkol sa mga rebelding army. Kaya kinwento nito na 11 years ago ay nagpunta si Koze sa hari dahil natuyo daw ang kanilang village pero wala silang natanggap na tulong. Sagot ng hari na wala siyang magagawa sa hindi pag-ulan dahil tao lang din siya. Dumating si Toto na tatay ng bata na humihingi ng paumanhin sa hari. At dahil mabuting hari si King Cobra ay magpapadala daw siya ng mga supply, saka pinayagan niya din ang mag-ama na manirahan muna dito sa Alubarna. Pero hindi pa rin kontento ang bata kaya ito umalis. Natakot si Toto sa ginawa ng anak ngunit naiintindihan daw ni King Cobra ang damdamin ni Koza. Habang tumatakbo si Koza ay tinawag siyang iyaki ni Vivi kaya nagalit sa kanya ang batang lalaki. Sinabi ni Igaram na walang sapat na pondo ang kaharian ngunit handang magsakripisyo ang hari para sa nasasakupan. Saka ibinalita sa kanila na nakipag-away si Vivi kay Koza. Kaya bumalik si Toto para ialay ang buhay pero hindi pumayag si Cobra dahil away lang ito ng mga bata. Sa labas ay muling nagkaroon ng duelo sila Vivi at Koza. Kapag natalo daw ng prinsesa si Koza ay magiging under niya ito. Kaya naglaban ng dalawang bata, ngunit nanalo si Koza kaya naging vice leader lang si Vivi sa kanilang San-San clan. Samantala lihim naman silang pinapanood ni King Cobra at Igaram. Dahil sa nangyari ay naging kahalubilo na ng mga commoner si Princess Vivi. Saka nakita din nila si Igaram na nagbabantay at sumunod din pala ang hari, ngunit pinapauwi siya ng matapat niyang katiwala. Ngunit habang papunta si Vivi sa mga kaibigan ay may humarang na dalawang matanda. Kaya pinagtulungan sila ng San-San clan para mailigtas si Vivi. Ngunit natalo ng dalawang matanda ang lahat ng mga bata. Pero bumangon pa rin sila upang protektahan ng prinsesa. Nahawakan si Vivi ng isa sa mga ito kaya kinagat ng batang prinsesa kaya nakatakbo. Nakita nila Igaram ang sinapit ng mga bata kaya nalaman nilang may masamang nangyari kay Vivi. Hinahanap pa rin ng matatanda ang prinsesang takot na takot hanggang sa matagpuan siya ng isa ngunit niligtas siya ni Koza. Ngunit bumangon ito at nilabas ang espada pero hindi pa rin natakot ang batang lalaki kaya sumugod ng saksak ang matanda pero nahiwa lang ang kanyang mukha kaya napalo niya ito sa ulo. Dumating ang iba pang matanda kaya lagot na sila, mabuti ay dumating na rin ang hari at si Igaram para banatan ang mga ito. Dinala nila si Koza sa palasyo para bigyan ng lunas. At bago umalis ang hari ay nagpasalamat siya sa bata sa pagprotekte sa kanyang anak.
Kinabukasan ay excited na excited si Koza dahil napili daw ni King Cobra ang tatay niya na magtayo ng bagong bayan sa gitna ng mga bayan na tinatawag na Yuba upang makatulong sa ekonomiya ng bansa. Kaya mabilis na naghanda ang mga ito sa paglalakbay, saka nagpaalam sa mahal na hari at sa mahal na prinsesa. At kinikwento daw ito ni Vivi dahil ang pinuno daw ng mga rebelde ay walang iba kundi si Koza. Nagpapahinga sa kanyang hideout si Scorpio na isang bounty hunter nang makita nila ng alaga niya ang isang usok. At pagtingin ay na-excite siya dahil nakita niya si Firefist Ace. Nagmamadali sa pagkain sina Luffy at Usopp pero giit ng kanilang cook na nagtitipid daw sila kaya kumuha na lang siya ng pagkain ni Zoro kaya nagalit ang swordsman. Naisip ni Vivi kung lagi silang nag-aaway sa tuwing kumakain. Mabuti pa daw si Ace ay may good manners, di tulad ng captain nilang patay gutom. Naghanda ng malaking bazooka ang lalaki para dakpin si Ace at makuha ang bounty nito. Sinindihan nito ang bazooka pero nahatching ang alaga kaya namatay ang apoy. Natapos ng kumain si Nami pero nag-aaway pa rin ang dalawa kaya pareho silang binitukan. Ngunit may nanonood pala sa kanila na biningwit ang karne na nasa plato. At napagkamalan pa ni Luffy na may buhay daw ang karne kaya nang tumakbo ito ay hinabol niya ngunit nakapagtago ang mga bata. Saka pinaghatian nila ang pagkain ngunit nakita naman sila ni Ace kaya nilabas ng bata ang kanyang baril at pinutok ito ngunit nagawa niyang pigilan ng bala gamit lang ang maliit na bato. Nang mapagtanto nilang malakas si Ace ay nakiusap ang bata na hulihin si Scorpion at magbabayad daw siya ng 1,000,000 kapag tumanda na siya. Samantala si Scorpion ay balak silang tirahin ng bazooka pero kinain ng alaga ang Micha kaya hinabol niya ito ngunit nasipa ang bazooka kaya muntik nang mahulog pero nahulog pa rin ang bala nito kaya inakala niyang masasabugan ito si Luffy sa ibaba pero wala namang sumabog. Saka nagpunta si Luffy sa itaas dala-dala ang pampasabog kaya natakot ang matanda. Giit naman ni Ace na hinahanap niya rin si Scorpion dahil nabalitaan niyang tinalo daw nito si Blackbeard. Sumakay din si Luffy sa alaga ni Scorpion. Saka sinabi ng matanda na isa siyang prodigy bounty hunter kaya nais niyang mahuli si Ace para sumikat siya pero tinawanan lang ito ni Luffy. Duda si Usopp na natalo nito si Blackbeard pero nais lang daw makasiguro ni Ace. Saka dumating si Scorpion na hinamon si Ace sa isang duelo. Pero nakita nilang nakasakay sa likod ng captain nila. At halatang kinakabahan si Scorpion pero sumugod pa rin siya at hinuli ng net si Ace, ngunit gamit ang apoy ay bumalik ito sa kanya kaya napaso siya nito. Kaya gumamit naman si Scorpion ng kakaibang baril na sa lakas ay kayang mabutas ang mga bato, pero nakalapit si Ace at sinikmuraan siya. Kaya nakumpirma nilang kasinungalingan lang ang pagtalo nito kay Blackbeard. Saka nalaman pa nilang tatay pala ito ng dalawang bata. Kaya naalala ni Scorpion ang dahilan kung bakit siya bumalik sa pagiging bounty hunter ay dahil nais niyang mapakain ng masasarap ang dalawa niyang anak. Aatake sana ulit si Scorpion pero pinigilan na siya ng dalawang bata. Subalit nahulog ang bazooka at aksidenteng sumabog ito sa mga bato na nasa itaas kaya nahulog ang mga bato papunta sa mag-aama. Pero pinrotektahan sila ni Ace gamit ang Devil Fruit powers nito. Kaya nakaligtas si Scorpion at ang mga anak nito. Pagsapit ng hapon ay nagpasya na si Ace na umalis dahil nalaman niyang wala pala dito si Blackbeard. Ngunit binigay niya muna ang isang papel kay Luffy na siyang magiging gabay upang magkita sila muli. Saka nagpaalam na rin sila sa mga bata. Habang naglalakad ay nabaliw na naman si Luffy dahil pa rin sa epekto ng mushroom na kinain nakaraang araw kaya pinasundan ito ni Nami kay Zoro. Pero napagkamala ni Luffy na si Zoro ay si Crocodile kaya inatake niya ang swordsman. Kaya nagsuntukan sila sa gitna ng disyerto hanggang sa magkatamaan sila sa mukha. At nang magising si Chopper ay nakita niya ang dalawa na parang na-stroke kaya pinaamoy ng potion si Zoro para magkamalay. Dahil dito ay nahiwalay na naman sila sa grupo. Magkakasamang naglakbay ang tatlo, ngunit nang makakita si Luffy ng lilim ay kaagad siyang kumapit sa bato at isinama ang dalawa para mabilis silang makarating kaya plakda si Zoro habang tumatawa lang ang bida kaya nais niyang hiwain ang captain. Si Chopper ay nawala ng malay, at nang uupo sana si Zoro ay nahulog siya sa ibaba, kung saan nakita niya ang isang bato na may mga nakasulat. Si Chopper ay nahulog din sa ibaba. Samantala nagpahinga muna sila Nami para hintayin sila Luffy pero nag-aalala na sa kanila si Vivi. Nalaman ng tatlo na nasa loob sila ng malaking stadium. At naisip ni Chopper na tungkol sa kasaysayan ng lugar ang nakasulat sa bato. Pero walang pake ang bida dahil napakalamig daw dito. Kaya nangyayain na siya ni Zoro ay ayaw niya pa ring umalis. Pero matapos mabukulan ni Zoro ay pinahaba niya ang kamay para makaalis pero nahulugan siya ng mga bato. At sa pangalawang pagkakataon ay nahulugan ulit siya ng mga bato. Kaya nainis si Luffy at pinagsusuntok ito hanggang sa masira ngunit muntik na sila Zoro. Pagkatapos ay kumapit siya sa isang poste at kumapit din sa kanya ang mga kasama saka tumalo ng mataas kaya nakaalis sa underground ang tatlo. Pero nang problema si Chopper kung saan sila babagsak hanggang sa bumagsak at tumalbog-talbog sila kaya tuwang-tuwa ang bida, samantala kawawa ang dalawa niyang kasama. Nagpatuloy na ulit sa paglalakbay sila Nami ngunit parang tutumba na si Usopp.
Masyado pa rin nag-aalala si Vivi kina Luffy, pero sinabi ni Nami na nagtitiwala siya na mahahanap sila ng tatlo dahil magkakaibigan sila. At habang naglalakad ang tatlo ay naamoy na ni Chopper ang pabango ni Nami. Kaya mabilis na nagtungo ang bida sa direksyon kaya sumunod ang dalawa. Hanggang sa muling magkita-kita ang magkakaibigan. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part sa kamag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.